Isang magandang araw, Bayang Tagig. Narito po kong muli si Pastor Ador Corpuz para sa isa na namang segment ng Source of Strength. At dalangin po ng pamahalang lungsod ng Tagig na patuloy po tayong makasumpong ng patnubay at gabay mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa programa pong ito. Sa mga magkakasunod na tatlong linggo o tatlong Sabado ay akin pong binahagi ang mga taong dapat po nating iwasan simply because they cause trouble in our lives. Kaya nga po tinawag po natin silang mga trouble makers. Babalikan ko lang po sandali at ito po ay hinango natin doon sa aklat ng Proverbs 26, 17 to 26. Proverbs 26, 17 to 26. Ang una po sa listahan na dapat nating mga iwasang mga uri ng tao ay ang mga pakialamero at mga taong mahilig makisawsaw. Sabi sa Proverbs 26 verse 17, ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tenga ng aso. Ang ikalawa naman po ay ang mga nagbibirong mandaraya. Sa Proverbs 26, 18 and 19, ganito ang mababasa natin, tulad ng taong ulol na nagahagis ng mga nakakasakit na sandata, mga pana at kamatayan, gayon ang taong nandaraya sa kanyang kapwa at nagsasabing, ako'y nagbibiro lamang. Ang ikatlo naman po ay ang mga sitsit o mas kilala sa tawag na mga chismoso at mga chismosa. Sa Proverbs 26, verse 20 and 21 hanggang 22, ganito ang mababasa natin. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ng apoy, ang apoy ay namamatay. Kung saan walang salita ng sitsit, ay tumitigil ang alitan. Kung paano ang mga uling sa mainit na baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong palaaway na nagpapaningas ng sigalot. Ang mga salita ng sitsit ay parang mga subong malinamnam, nagsisibba ang mga ito sa kalobloban ng katawan. Kasi po yung mga chismis, ito yung nagsisilbing gatong. Di naman dapat mag-aaway eh. Dahil sa mga kachichismis, nag-aaway na tuloy, nagkagulo na. Ang pang-apat po, ito po yung aking panghuli, ay matatawag nating mga troublemakers ay ang mga mapagkunwari at mandaraya o mandilin lang. Sabi sa verses 23 to 26 ng Proverbs 26, ganito ang mababasa natin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Tinatago yung tunay na kalagayan ng banga sa pamamagitan ng pagpintura. Sabi sa verse 24, ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. So yung pananalita, doon nila itinatago yung kanilang damdamin. Verse 25, matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan. Bakit? Sapagkat yun ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang naguumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ay siya ring tatamaan niyon. Ang sabi sa verse 28, ang taong sinungaling ay galit sa kapwa, ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Ulitin ko po yung ginawang paglalarawan sa mga taong ito, sa ikaapat na grupo ng mga troublemakers. Sila yung mga mapagkunwari at mandaraya o manlilin lang. Sila po ay mapagkunwaring magsalita sapagkat yun ang paraan nila para itago yung kanilang damdamin. Matamis pakinggan ang kanilang mga sinasabi, ngunit ang babala, huwag natin itong paniwalaan. Bakit? Bunga yun ng pagkasuklam. Kaya sabi sa verse 26, itinatago niya sa magandang paraan, ngunit malalantad din naman sa lahat. Mga kapatid, ang akala mo, okay na okay ka. Ayos na ayos, kampante ka sa kanya, pero yung pala inis na siya. Kaya nga baga dapat nating bantayan ang maganitong uri ng tao, mga mandaraya, mga mapagkunwari. Hindi niya sinasabi ang totoo niyang damdamin at siya ay nagsisinungaling. Bakit? Kasi sa totoo lang galit pala siya. At ang pakay nito ay kapahamakan. Ganito ang sabi sa verse 28, ha? Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa, ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Muli, sa aking paglalagom, as I summarize, let us avoid hanging with these
four categories of troublemakers. Troublemakers, they are causing troubles in our lives. Number one, mga pakialamero at may hilig makisawsaw. Ikalawa, ang mga nagbibirong mandaraya. Ikatlo, ang mga sitsit o mga tismoso at mga tismosa. At ikapat, mga mapagkunwari at mandaraya o mga manlilin lang. Muli, ako po si Pastor Ador, naway nakasumpong tayo ng aral mula sa salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.